MCDBN, Masbate Community Development Broadcasting Network, is a non-partisan program which intends to deliver factual and timely news and other informative articles that will keep the people of Masbate will informed about the latest happening in the world. MCDBN. Ang MCDBN ay inubuo ng mga patikang mamamahayag mula sa Masbate Media Club upang makatid ng mga sariwang opinion at balita sa loob at labas ng bansa. MCDBN. Kasama sa mga pangunahing layunin nito, nabutin ang mga Masbatinyong naninirahan sa anumang sulok ng daigdig para ipaglaban ang kanilang likas na karapatan. MCDBN. Katuwa at kayagap ng mga Masbatinyo sa pagbaga sa kahirapan at sa masalimuot na pamumuhay sa ilalim ng lipunang mapangapi at ang pangakapuso sa kapangyarihan. MCDBN matutunghayan live sa www.livestream.com/MCDBN Network sa ilalim ng pamumuno ni Executive Director Dado Angkahas Uyunisim. Kakampi, kaibigan, at kabaligat ng mamamayan. Pariyun! Pariyun! Ngayon! Okay, magandang hapon po sa inyo lahat, mga iganda. Mamamayan! Pariyun! Pariyun! Ngayon! At ngayon po ang bumubuo ng MCDBN, our proud member ng KBB kasama broadcaster ng Pilipinas. Face up to the top. At syempre ang tama na oras. Face up to the top. Katawan na ika. Alas 4:15 ng hapon. At syempre tayo ay magsama-sama sa loob ng kalahating oras. At atin po makasama si kasamang Lenny Lim dito sa programang Pariyon ngayon. Kasamang Lenny, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po sa inyong lahat, William. Welcome po sa Pariyon ngayon. Nanibago ako, kuya. Ako nga din eh. Namiss ka namin ng sobra. At syempre kayo din po, miss na miss ko na po kayo. At syempre yung po mga kaibigan po natin. Kaya natin batiin muna kasama rin yung paborito mong lugar, yung mainland Bicol. Kabaligat! Hapon po sa Indoga Boss, mga taga Bicol. Maayag-ayag na panahon. Aba, syempre, maayag din po na hapon. Marahay nga hapon sa tuya mga ka-eriba, amigo kag-amiga. Digda naman na sa Camarines Sur, Camarines Norte, Cabarian, Ligao. Maging dyan din po sa Albaydon, Sur Pilar, Castilla, Irusina, Bulen, Matnogata, Sorsogon. Yes, kasama Linda. Yan po mga kababatiin mo. And hello po pala sa aming mga OFWs na palagi pong nag-reviews ng aming mga uploaded news dito po sa MCDBN. Yan po mga kaibigan at siyempre maupay ng hapon aldaw at ang mga patud kasangkayan diyan sa Eastern, Western o Northern Samar. Yan naman po sa Beriato, San Isidro at Calbayo, Kilaparing Ait, Makasa. At siyempre sa Pariol Family, Daoba Family, at siyempre sa Grutis Family, Sauro Family. Kaibigan! At siyempre, ang ipapanahin mga kapamilya, diyan naman po Busugon Family, at siyempre Muñiz Family, Muntikalbo Family, at lahat-lahat na po ng mga kamag-anak po namin, diyan naman sa Beriato, San Isidro, Northern Samar. Ang Muñiz pala kuya, mga taga-Samar? Opo, mga taga-Samar. Kasi may friend akong Muñiz, pero from... Aba, meron po. At siyempre, PB Corpus, meron din po dyan Muntikalbo. Kasi ang Corpus, at siyempre, maging ang katayangan, di masalang nakaharap yan sa Tagapulan. Tagapulan ay pasakop na po ng Samar. Kagaya nitong kaibigan po natin na si Marisa Maluloyon na Maida. Mm-hmm. Di ba? At siyempre, ang isa pang kaibigan natin, ay Samar pa rin siya. Pero sila ay nag-aral dito sa Masbate, naging membro ng dance troupe. At naging mga kasama po natin. Again, syempre, sabi yan, tatanong nga siya kasama Lini kung meron po tayong live programming sa FB. Yan po, sooner, no? At pag nagamit na... meron na po kuya, di ba, kasama Cedric, meron na tayo. Cast, ano? Sa ngayon, hindi pa natin magamit kung kaya't bukas makalawa, yun na po ang yun ang gagamitin namin para sa inyo na hinihiling ng mga OFW na live po sila kasama Cedric na it ating makakasama at syempre naman halos makadaupang palad nila o makadaupang palad tayo sa ibang bansa. Ngayon ang kaibigan po natin at nagtatrabaho din po sa Saudi at
At siyempre, nag-eskwela din po. So, nag-aaral din po dyan naman sa AMC Masbate College. Ito po nga si Lian Alvarado. Mga kaibigan po natin. Para Masbate siya po yan. Ano natin to sa Kukak, nung Bagat-Dagat Festival. Festival. Na-meet po natin. Aba, hindi ko nakilala. Tapos bigla ako, sinabi, uy, Jez, kumusta ka na? Sabi niya, sa media ka na raw. Sabi ko, siyempre, kasama po nga tayo doon, ang MCDBN family, si kasamang Lenil, yung kasama po natin. Kaya, siyempre nga, binabati din ni kasamang Lenil, yung kumakaibigan niya, at siyempre, ang kanyang wish heart. Uy, hello po pala sa mga taga-Bahrain. Happy viewing. At siyempre, mga hapon na subong sa atin mga igbukto. Kahampi! Siyempre, mga amiga, kapakaisa, pakaduhan. Mamapin! Sa Ruas, Iloilo, Antiki, Capiz, Cadiz, na ngayon, medyo na, utal na ako dyan naman sa Kasayko, Cadiz. Ang siyempre, sasabihin ko sana si Drek. Kasi yung kaibigan po namin, sa Lado Technical, ang eksperto sa mga pagdating naman sa ganitong mga programa. Si kasama Cedric. Kaya mga kaibigan po namin dyan naman sa Negros, kapitbahay, kalapit lang na lugar ng Cadiz. Siyempre yung Panay, Malay, Calibo at Aklan, binabati po namin kayo. At siyempre si kasamang linya ay maraming babatiin po mga kaibigan. At humigit kumulang sa kumulang kulang. Sinabati po namin lahat po ng mga taga Masbate. Purely Masbate yun, Masbate nyo. Happy viewing po sa inyong lahat. Saka syempre naman, Masbate nyo American Association. Diyan naman MAA. Yung tinatawag po na MAA. Diyan naman mga highly professionals po yan. Diyan naman po sa Amerika. At syempre mga kaibigan, yung po mga amigin, at sa mga kaibigan po natin na mga magsasaka at sa pamangisda. At syempre ako din po nga nasa 30 na barangay na sa Kupan ng Lungsod ng Masbate. Napakaganda po ng hapon ang sumainyo at maging siyempre sa 20 munisipyo na sa Kupan ng Lawigan ng Masbate na makibates din. And kuya, aside from that, palabatin po pala natin ang welcome si Vice President Lenny Robredo. Oo, at ngayon po kasi ang yung LPTD Sinica Piper plane na sinakyan naman ni Secretary Robredo. Manalastas Robredo. Dating DLG Secretary. At si GCM Manalastas, kung hindi ano tayo nagkakamali. Robredo. At siyempre ngayon, pinalad po na ikaw maging Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas si Ginang Lenny Tokayo mo. Tokayo Robredo. Siyempre, welcome na welcome din po at siyempre ang ating ding pakikisa siyempre sa pagsilibra ng paggunita ng death anniversary ng dating DLG Secretary Robredo. At siyempre, happy viewing at pagkakaroon hapon din po sa lahat ng kalag-on ngayon sa inyong mga internet. At siyempre, makikita po tayo sa YouTube, sa MCDBN Masbate. At maging dyan din po sa Facebook page namin sa MCDBN Masbate. At dyan naman sa Kalini Lim Almerol, Lenny Almerol Lim, pwede nyo po sila a-add. Kung ano po ang meron ng MCDB News, ay meron din po ang Lenny Lim. At ganyan din po sa amin. And lahat po ng mga anchorman po dito sa MCDBN. Opo. At siyempre, sa amin din po, sa Paryon ngayon, yung mga sukita, taga-subaybay po natin, yung 5,000 at saka yung mga followers. Hinanap ka na-miss kanila po yan. May nagpaabot na miss ka po. Ganyan. So, kumbaga, pagpasisahan nyo na lamang, alam nyo naman siguro nangyari. Yung ikangay pag kawala ng aking tatay at syempre, nasa feeling na siya na po may kapal. At panalangin po natin lahat na nasa kay pasalamatan mo na din, Kuya, yung mga syempre, gusto pasalamatan. At syempre, pinapasalamatan ko lahat ng nakiramay, nakiisa at nakidalamhati po sa amin during nung burol ng tatay ko. At siyempre sa PNP at sa pagbibigay nila ng military honor, 21 gun salute. At maging naman sa Bureau of Fire Protection na nagbigay gawa din ng pagbigay ng honorary sa fireman. No? Yung fireman salute nila na tinatawag at sila ay nagbuhos ng tubig. Kung sa PNP pala, Kuya Baril? Sa kanila naman ay pag isinulong ng ang labi ng isang miyembro ng Bureau of Fire
ay pinapaulanan nila ng tubig. Okay. Yung buhos na mula sa fire at saka nagkakaroon sila ng more or less 2 to 3 minutes na siren na papahiwatig na sila ay nakikisa, nakikiramay, nakikidalamhati sa pagkawala ng kanilang miyembro, ano, na si Esip Uto Jaime Daoba Parion, ang aking pong mahal na ama. Po. At syempre, dumaan po siya sa PCINP dati, yung Philippine Constabulary Integrated National Police. At marami dinaanin ang tatay ko at hanggang sa siya ay naratay sa bani. Then napon na na-stroke siya. So, kaya at maraming salamat po at hindi ko na po kayo maisa-isa. No? At syempre, lahat po kayo na lumamay sa amin. Maraming salamat po. At syempre sa pamilya po namin at sa mga kapatid ng tatay ko dyan naman po sa Samar, si Yumando Pariol, at syempre si Roberto Bulaw, at syempre Yonaldo, at saka si Jawa ni Yanong, ano, si Janicia, at Sugun, ano, at syempre pamilya po namin lahat dyan sa Samar na hindi nakarating at nagpaabot na lamang ng pagkikiramay. Maraming salamat po sa inyo, syempre sa iyong kapitbahay, sa lahat mga tumulong, lahat na po, maraming salamat po sa inyo. Kung kaya narito po muli itong aban ninyong likod, si isang Just Egan Pariol, sa pagbabalik po namin ay lahat po namin yan po mga nangyayari dito naman po at hanggang sa nasasakupang rehiyon ng Bicol, lahat po namin mga nangyayari. Magbabalik po ang pariyo na makalipas lamang ho ang ilang patalastas. DJ Cedric Remix. Danau Placer Dental Specialist Clinic with Panoramic and Periapical X-ray and Catherine Dental Laboratory. Specialized in general dentistry, oral surgery and orthodontics, Danau Placer Dental Specialist Clinic is owned and operated by 2nd District Board Member Dr. Dennis S. Placer. And City Councilor Dr. Laila Danau Placer. Danau Placer Dental Specialist Clinic is located at Market Site, Barangay Pating, Masbate City. Okay po, sa pagbalik ng programang Pariyon ngayon. Ano pong pinaspasalamatan ang aming pong marketing director, si kasama ng Michelle, yeah. At siyempre ang aming President and General Manager na si kasama ng Diosdado Dadong Angkas Briones, at siyempre ang aming pong eksperto sa larangan ng technical side, walang iba kundi si kasama ng Cedric Cadiz, at siyempre lahat ng MCDBN family, at siyempre dito sa aking partner si kasama ng Lane Limba. Ay, maraming salamat po, at syempre tuloy-tuloy kita kasama ng Lane. Ang dami kasi natin kung pag-uusapan. Oo, yung mga pag-uusapan po natin. Na. At syempre, bago tayo mag-usap-usap, ay itutuloy na po muna natin yung pagbibigay ng balita. News 2019.
1,209 drug personalities submit to PNP of Lantokang in Sorsogunda. Barcelona MPS, NAB, violators of Section 1 and 2 of Presidential Decree 1865, stealing and distributing petroleum products. Masbati PNP New YC Provincial Director, Assume Post. And report and violation of Republic Act 9165 sa lugar po ng Masbate City. And aside from that, meron pa po tayong shooting incident na nangyari din po dito sa Barangay Banao, Blaser, Masbate. Person dito din po sa San Pablo, Mandaon, Masbate. Latest shooting incident kay Mr. Laurio sa Sarisari Store po sa Barangay F. Magallanes, Masbate City. And robbery hold-up incident sa Sitio Luwakan, Barangay Paraiso, Milagros, Masbate. And a theft incident sa Malvaros Apartment located at Barangay Espinosa, Masbate City. At yun na rin po isang... Okay na po pala. At narito po ang mga detalye ng mga balita. A total of 2,209 drug personalities in the province surrendered to Philippine National Police under PNP's Upland Double Barrel and Upland Tukhang operations as of August 10, 2016. All suspected drug personalities who have surrendered were required to fill out a voluntary surrender form. Police Senior Superintendent Ronaldo R. Cabral, Acting Provincial Director, said Tokhang patients will be monitored to determine their status. Their whereabouts shall be monitored by all local police stations and anti-illegal drug units in the affected barangays in coordination with the Barangay Anti-Drug Abuse Council or BADAC. Meanwhile, in August 10 alone, the one drug personality voluntary surrendered from Gubat MPS, two from Pilar MPS, one from Santa Magdalena MPS, and one from Sorsogon CPS. A big number of voluntary surrenders in this office is the result on hand-in-hand working relationship between the PNP and our partners in the community who entirely supported our campaign to eradicate illegal drugs in the province. About 9:15 a.m. on August 9, 2016, in front of St. Anthony Hotel, Quezon City, Masbate Centro, Masbate City, joint elements of Masbate CPS, PIB Masbate, MPPSC, RID, RAID, SOTG, Uson MPS, and PNP Maritime Team Masbate, led by SPO3 Nick Paul Macaalay and Police Chief Inspector Alejandro M. Mungi II, DCOP conducted a drug bypass operation against Nelson Hilatin Jr. Ikone, 45 years old, married businessman and a resident of Barangay Magsaysay, Uson, Masbate, ranked number 6 on top 10 drug personality watch list of Uson MPS. The posher buyer bought one piece of small heat sealed transparent plastic sachet containing white crystalline substance suspected to be a shabu marked as NCG-1 8.9.16, amounting to 500 pesos, that resulted to his arrest and recovered from his position, control, and custody were the following items: one piece of plastic container lucky nail polish remover marked as NCG-2 8916, containing the following items: two pieces of medium-sized heat sealed transparent plastic sachet containing white crystalline substance suspected to be a shabu marked as NCG-2.18916 NCG-2.28916, and one piece crumpled aluminum foil marked as NCG-2.38916, one piece large size transparent plastic sachet containing residue suspected shabu marked as NCG-3, and one piece of crumpled aluminum foil marked as NCG-4, one piece of disposable lighter marked as NCG-5, two pieces of improvised plastic scooter marked as NCG-6 and NCG-7. Recovered pieces of evidence were marked and sealed in the presence of the suspects and witnesses
namely P. Almugel, DOJ Representative, Honorable Francis Aranyo Nuevo, and Honorable Amar Dor D. Eclipse Jr., both Barangay Gagawad of Barangay Centro, Masbate City. And then it will be turned over to the PNP Regional Crime Laboratory Office, Camp General Simeon A. Olaligaspi City for a quantitative and qualitative and quantitative examination. Meanwhile, on August 10, 2016 at about 6:30 p.m. at Barangay Mapapak, Barcelona, Sursogon, elements of Barcelona MPS led by Police Senior Inspector Edwin Balana Funda, YC, responded at the same place based on the report that an occupant of a Toyota Hilux vehicle with plate number UBO488 driven by a certain Ricardo Gabitan, 61 years old, self-employed driver, whereas two companions namely Tito Jobins Pilias, 38 years old, married, Liborer and Ronald Suarez Lubriga, single, Liborer or all residents of Barangay San Fernando Prieto Diaz, Sorsogon, were selling distributing of petroleum products to store of Juan Crescento Estevez of Sitio Plancha, Barangay Mapapak, Barcelona, Sorsogon. Upon verification to the above named persons, they failed to present any documents or permit as the legality and sealing of the seed petroleum products. Thus, a ground of their arrest. The vehicle used was loaded of two containers of premium gasoline, two containers containing of diesel, 17 containers containing unleaded gasoline, and 29 pieces of 200 ml 2T engine motor oil. Personnel of Barcelona MPS coordinated with ISIP-04 Noel Bañares Municipal Fire Marshal for proper inventory and inspection of the recovered evidence. Arrested suspects were informed of their constitutional rights under Miranda Doctrine in a dialect understood by them and subsequently brought to Barcelona MPS for documentation and proper disposition. And on shooting incident, at about 5 a.m. on August 11, 2016, at Barangay Banao, Placer, Masbate, more or less 6 kilometers away from Placer MPS, the victim, Benjamin Cordrilon E. Duran, 48 years old, married businessman and a resident of Sitio Talise, Barangay Pasiagon, Placer, Masbate. Two identified suspects and at large, and given this date, place of occurrence, While the victim was riding his tricycle, heading towards Barangay Corvada, Katayingan, Masbate, and upon reaching the said place when the armed suspects on board motorcycle overtook there and then shook the victim, hitting his right chest, causing his instantaneous death. The suspects fled towards an unknown destination, while the cadaver of the victim was brought to place rural health unit for post-mortem examination. Investigation disclosed that the victim was a former member of the CPP-NPA. Elements of Placer MPS are still conducting continuous follow-up investigation and pursuant operation for possible identification and apprehension of the suspects. Meanwhile, Campon is around Masbate City. Leadership of Masbate Police Provincial Office as a new officer in charge and the person of Police Senior Superintendent Jerry F. Biares, replacing a Police Senior Superintendent Alexander G. Zampaga, who acted as Acting Provincial Director for a period of 7 months, pursuant to Special Order Number 1367, dated Augustine 2016. Police Senior Superintendent Zampaga relinquished the command to Police Senior Superintendent Biares last August 13, 2016. The relief of Police Senior Superintendent Zampaga is in line with the PNP's career development program, wherein he will be assigned to a higher position. And this, in his message during the Monday flag raising ceremony last August 15, 2016, he called on to all staff, chiefs of police, personnel of the provincial office, and appealed for their full cooperation and support to work as a team and encourage the full support to the community to include the other concerned government agency to work hand in hand for the realization of the PNP's project Double Barrel for the benefit of the future generation.
And again, on shooting incident at about 9 a.m. on August 11, 2016 at Sitio Bungalon, Barangay Divisoria, Cauayan, Masbate. Grid coordinate 1201-66664. Ray Lopez E. Ponteras, 31 years old, married businessman and a resident of Sitio Bungalon, Barangay Divisoria, Cauayan, Masbate. Two unidentified suspects were at large on given this time, date, and place of occurrence while the victim was fixing his newly built house when the armed suspect appeared and shot him, hitting his head and the different parts of his body, which caused of his instantaneous death. The suspects fled towards an unknown destination while the cadaver of the victim was brought to Cauayan District Hospital for post-mortem examination. Responding elements of Cauayan MPS were able to recover one piece of cartoon paper with markings Drug Lord Ako, Wag Tularan, Bicol Death Squad. Further, victim was included in the drug watch list of Cauayan MPS and categorized as user and pusher. Elements of Cauayan MPS are still conducting continuous follow-up investigation and pursuit operation for possible identification and apprehension of the suspects. And, we have arrested persons. Simulan po natin sa Barangay San Pablo, Mandaon, Masbate. At about 1 p.m. August 16, 2016, Tuesday, accused LJ Relox E. Angustia, 20 years old, single jobless, and Donna Ausa E. Angustia, 20 years old, single jobless, both residents of said place. Elements of Mandaon MPS arrested accused by virtue of warrant of arrest issued by Honorable Judge Renante N. Bacolod of 2nd Municipal Circuit Trial Court, Mandaon, Balod, Masbate, for failure to appear in court during the scheduled hearing of the case for less serious physical injuries under criminal case number 7293. No bail recommended. Arrested persons were brought to Mandaon MPS for proper disposition and will be turned over to the court of origin. And another arrested wanted person is from Barangay Muri, Mandaon, Masbate. At about 1:20 p.m. August 16, 2016, Tuesday, accused Paquita Danel E. Estrella, 77 years old, jobless, widow, resident of said place. Elements of Mandaon MPS arrested the accused by virtue of warrant of arrest issued by Honorable Judge Renante N. Bacolod of the 2nd Municipal Circuit Trial Court, Mandaon, Balod, Masbate, for grave threats under criminal case number 7485 with bail recommended, fixed at 12,000 pesos, and two counts of malicious mischief under criminal cases number 7486 and 7487 with bail recommended, fixed at 10,000 pesos each. Arrested person was brought to Mandaon MPS for proper disposition and will be turned over to the court of origin. And again, another arrested wanted person is from Purukwan, Barangay North, Poblacion, and we have another shooting incident. And it's the latest pa lang po from the victim was Laurio from Tisari-Sari Store in Barangay Magallanes, Masbate City at about 7:30 p.m. Tuesday, August 16, 2016. Marlon Laurio E. Arisalo, 37 years old, single, jobless, resident of Barangay F. Magallanes, Masbate City. Two unidentified suspects were at large. The victim was inside the Sari-Sari store when the two unidentified armed men riding in a Kawasaki Baja motorcycle arrived and suddenly shot the said victim, hitting his head, which caused his instantaneous death. The suspect fled after the incident, heading towards Masbate City Technical Institute or MCTI, Barangay F. Magallanes, Masbate City. Elements of Masbate CPS and MPPS immediately responded and conducted pursuit operation. Masbate Provincial Crime Laboratory or MPCLO processed the crime scene and were able to recover one unit of caliber 45 pistol bearing serial number 129011 M19111 U.S. Army COLT automatic pistol tucked at victim's waist, three pieces of steel magazines, and for caliber 45 loaded with 17 live ammunition from his pockets. One piece of fire cartridge case for caliber 45, one piece of metallic slug for caliber 45, and now under the custody of PCLO. Camp Bonnie Serrano, Masbate City, for ballistic examinations while personal belongings of the victim
such as one wallet containing cash money amounting to 2,915, one silver necklace, and one unit of Samsung cellular phone, color black with SIM card and battery, model SMB105E with serial number R21H10Q6GOZ, are now under the custody of Masbate CPS. Cadaver of the victim was brought to Ribaya Funeral Homes at Quezon Street, Masbate City for autopsy examination. Based on the witness account, the suspect back rider gunman was described as more or less 5'5 in height, wearing polo shirt, short pants, fair complexion, while the driver was wearing polo shirt, short pants, and with full face helmet. Further disclosed that the victim is the number 2 in the drug watch list of Masbate CPS, categorized as pusher and user of the Palabrica Group. Elements of Masbate CPS is still conducting follow-up investigation and pursue a preparation for possible identification and apprehension of the suspects. IOC-PO... Okay. And we have robbery hold-up incident at Sitio Luwakan, Barangay Paraiso, Milagros, Masbate at 9:35 a.m. Tuesday, August 16, 2016. Alvin Regidor Iabo, 25 years old, senior loan officer of ASA Philippine Foundation, resident of Barangay Tuburan, Ligao City, Albay. The suspect was unidentified and were at large. On the given date, time, and place, the victim was en route to Sitio Langka, Barangay Paraiso, Milagros, Masbate, on board his motorcycle when he was flagged down by the armed suspect wearing white long sleeves, black pants, more or less 5'6 in height, medium built. Investigation disclosed that when his motorcycle was in full stop, said suspect pointed a gun on him, forcibly took his bag containing his driver's license, voter's ID, employer's ID, cash money amounting to 180,000 pesos, and loan records. The suspect fled after the accident. Elements of Milagros MPS are still conducting follow-up investigation and have pursued operation for possible identification and apprehension of the suspect. And another theft incident at Malvaroso apartment located at Barangay Espinosa, Masbate City at 5 a.m. Wednesday, kahapon pa lang po, August 17, 2016. Victim, Piche Capelian Espayos, 36 years old, married and a housewife. And victim number 2 is Carlos Espayos E. Masamok, 32 years old, married and a private employee. And a victim number 3 is Aisel May Espayos E. Seralde, 32 years old, married, housewife. All the residents of Barangay Espinosa, Masbate City. Ang suspect po ay still unidentified. Stolen items were 1 unit of cell phone, iPhone Rio, color white, 1 unit of cell phone Star Mobile, color red, 1 unit of iPad Samsung, color white and red cover, and 1 unit of cell phone Samsung S3 with SIM, memory card, battery and charger, PNB ATM, driver's license, non-professional, voter's ID, teen ID, company ID, F Salon. Declared. And, okay na po. Yun po ang ating latest ngayon dito sa Masbate. Ayan po mga kaibigan at natin po ano natin. At syempre po, bago po natin ibigay po ang yung data records ng monitoring on anti-illegal drug campaign plan ng PNP and Region 5. Itong tinatawag natin na Project Double Barrel. Ito po ay daily report from July 1 to August 17. At kahapon po yan, mamaya magsisend naman sila para naman bukas makumpleto. So may daily report po na binibigay sa atin dito sa MCDBN. Ang regional office. Pero bago natin maibigay po ito mga kaibigan, nice po muna natin pinindaan itong reklamo po. At wasahin po natin itong sa Facebook na kangay-chat sa atin. At huwag na po banggitin ang kanyang tunay na pangalan. Bagay na lang siya sa pangalang Ellen. At ito po ang kanyang chat sa atin. Good morning po. Pwede po baga sir, panawagan yung pag-ibig office po dito sa Masbate. Kasi po pag may inquiries or concern, sasabihin lang na palaging nang naka-duty po na offline machine nila. Katulad po ng nag-inquiry last 2 weeks na kung paan mag-open ng cash card.
Ang sagot lang po sa akin ay wala daw po silang application form. Makisuyot na lang daw ako sa employer ko sa Laguna. Magpahingi sa Pag-ibig Office dun kasi naka-offline daw system nila. At ang Cisco po, sumunod din, nagpa-verify lang po ng Pag-ibig number niya at tracking number. Ganun din po sagot. Offline daw po. Mabuti pa ang SSS kung ano ang concern na ibibigay. Thank you po, sir. Pag-i-keep confidential na lang po ng name ko. Thank you so much po. At siyempre po, tinatawagan natin ang pansin ang pamunuan ng GZS Satellite Office dito naman po sa Masbate, nasa Masbate City, di ba? Opo. Pag-ibig yun. Pag-ibig. So ito pong pag-ibig ano, ang Satellite Office ng Pag-ibig dito sa Masbate City ay paki-action naman na po nitong reklamo kaugnay naman po sa parati umanong offline. At sila po ay nag-inquire kung Chika, bakit ano, bakit pa po kayo nag-o-office kung palagi din lang naman offline? Oo, so sa kung, loob. Kung sa signal, siguro naman manaka-naka lang ang pag-o-off. Chika, hindi naman siguro kuya, almost everyday na lang po kayo offline. Oo, kaya parang ka-imposible naman. Kaya ipapaloob po natin ang reklamo ito at syempre pupuntahan ito ni kasamang Lenny Lim upang ikangay mabigyang tuon o mabigyang pansin itong problema nitong si Ellen alias Ellen na lang ano, kasi hindi siya papagalit ang pangalan at saka sila magkapatid ay nag-inquire poros daw offline, offline. No? At kagaya na yun ngayon nagbilihan ng mga droga ano, sabi nila offline daw pero offline. Still, wala na silang ano wala silang mabilhan, naka-offline daw pero matay sa report meron pa din po. Kaya at syempre, bago po tayo tumungo sa pinaka-section, sa ano, pinaka yung main ano natin points regarding po dun sa offline talk hang the offline ad project of our bar, ay bigyan pansin po muna na itong reklamo naman ni Ma'am Lailani P. Tikilya, Teacher 1, diyan po sa Miyaga Elementary School, Uson, Masbate. Diyan po ay Grade 5 teacher. Ang complaint po niya, yung, course, yung pagpapaalis po siya ng pursahan at inalis ang kanyang mga nilagay po doon ng mga furnitures, pictures, mga bagay-bagay na nasa loob ng kanyang paaralan. At itong si Mrs. Tikilyo ay pinaalis doon sa room niya, ng Grade 5 room, ay pinapunta siya doon sa canteen room na hindi pa natatapos yung pag-constructa nitong bakante pang room ano, nasa kasalukuyan. At ang naturan ng ano, Arigiti Lin ay yung nasabing opisina, yung pong canteen room na hindi pa natatapos ay paglalagyan daw ng computer room. So ngayon, saan pupunta itong Grade 5 teacher at saan ikangay sino magtuturo dito sa Grade 5 pupils, no? At meron din daw po itong 20,000 key umano na per month na MOAE yung operation expenses po dapat diyan naman sa eskwelahan. Na ang nasabing pundo ay hindi umano ginagasto para sa pag-o para gamitin sa school or repairs and renovations or maintenance. At tinatawagan po natin ang pansin si Madam Deborah Tambago kung ito nga po ay totoong reklamo po sa iyo ni Madam Lailani Tikilya. Bakit niyo naman po ikangay ganito or ginaganito ang trato sa isang teacher? Ano ba ang naging problema? Bakit niyo kuya, po open? Si Mrs. Ribora Tambaga po ba? Deborah Tambaga ang, po ba? Principal, ang principal. Principal dyan naman no, sa Miyaga Elementary School. Dyan po sa bayan ng Uson. Na kung saan ay parabagang may personal ba nagalit itong si ano? May pinanghuhugutan. Oo, par bakit niya ginagawa ito? Persahan. No, persahan. Kay Ma'am Lailani P. Tikilyo, isang yung teacher 1 po. Oo, sa grade 5. Kawawa po itong ano, hindi lang yung teacher, kundi yung mga mag-aaral, estudyante, yung mga pupils nito. Siyempre po, mga kaibigan, ay tsaka Madam Deborah Tambago, kung totoo man po itong reklamo, ano ba ang rason? Bakit hindi nyo po ginawa? Na samantala, kulang na nga ako sa teacher, ay aalisin nyo pa po sa kanyang grade 5 room upang ikangay turuan yung mga bata doon. Tsaka wala po bang pag-uusap na nangyari between Miss Lailani and kay Principal Mrs. Deborah? Opo, kaya't atin din pong ikangay
binibigyang lugar at siyempre ang para naman kay kay Ma'am Deborah Tambago. Kasi ito kuya, po ang number, ibigay mo rin yung number para kung mag kung meron pong sagot si Ma'am Deborah Tambago. Ma'am, ang naturang reklamo po ito ni Lailani Pitikilo sa inyo na allegedly pwersahan mo raw pong ni-remove, inalis yung mga kanyang mga nilagay doon sa loob ng room, mga furnitures, mga iba pang mga bagay, at ito po ay inilipat doon sa bakanting room na kung saan ay hindi pa natatapos itong tinatawag nilang canteen room. Na allegedly, ito daw ay gagawin opisina para or computer room. Computer. Oo, para sa computer room lalagyan. At sana po napunta ang room na. Meron daw po kayong 22,000 22,000 monthly MOE. So, hindi daw po ninyo ginagastos para dun sa repairs, maintenance ng school na samantala dapat pwedeng gamitin. Pero kami po ay tuloy ang hindi pa po naniniwala kung kayo po nga ay gumawa nito o ginawa and nyo po siguro ito. Man, madam. Siyempre, kung ganito po ay hindi niya, yung itong nagreklamo si Lailani Tikillo ay hindi siya maglalakas loob na ibigay yung pangalan niya yung na siya nagreklamo kung hindi ito totoo. Kung hindi ito totoo. Oo. Kaya, pero, with the benefit of the doubt, binibigyan po naman natin ng lugar si Ma'am Deborah Tambago. Kasi lahat naman po kasi tayo may kanya-kanya explanation kung bakit natin yung ginawa. Ayan na po. Sabi nga, baga nila, a wrong does not right a wrong. No? Mm-hmm. So, yun po ang non-camp silos siliri Bisindong Est. At kailangan po natin mga kaibigan na bigyan to mo. Ang pagkakamali po ay hindi may tutuwid ng isang pang pagkakamali. Kung kaya, kailangan pong ituwid ngayong itong tuwid na daan na tinatahak po natin sa tunay na gobyerno ng administrasyon ni President Duterte, ito nga po ay kontradroga na sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Ito po ay laban sa droga at ang susunod po nito ay ang paglilinis naman sa hanay ng mga nasa gobyerno. Government mga government employees, officers, and members. Kaya ta, at maaari nyo po kaming kontakin Ma'am Deborah sa Tambago upang kunin ang iyong site o lado. Ano po, ito po ang number ko, 0928-143-6291. O ulitin ko po, 0928-143-6291. Yan po mga kaibigan, yan po ano, Ma'am Deborah Tambago. Ito din po ang advice lang Ma'am Deborah ha. Huwag nyo na po hintayin, ipamunta po sa yung eskwela na medyo man para makuna lang po lahat ng mga ano inakusa sa inyo. Kasi pag nangyari po yun, mas grabe po ang mangyayari. Medyo malaki-laking damages na mangyayari. Kung kaya't habang mas maaga-aga pa na hindi pa po napupuntahan yung lugar para kunan po ng video or kayo po ay personal ma-interview, mas maganda rin siguro puntahan nyo lang kami or sa cellphone number na binigay namin. Hindi lang cellphone number mo, makibigay na lang kay Ma'am Deborah. Or pwede din po kayo mag-text or tumawag po sa cellphone number ko po, 0948-6390607. Ulitin ko po, Ma'am Deborah, ha? 0948-6390607. Para po malaman namin kung ano po ba talaga ang totoong dahilan sa mga nagaganap din po dyan sa inyong paaralan. May mga nangyayari pa rin pala kuya ganyan. Ano? Po. Kung kaya tayo po mga kaibigan, at syempre, at ito nga po ano, ay mga problemang kinakaharap. Una, yung GSIS, ang pagiging offline parate, at syempre, yung pag hindi magandang trato. Syempre, pag hindi sinabi mo offline, so dapat sinabi mo, balik na lang ko kayo pag online na. Kasi kuya, pag or maaaring i-text ko na lang po kayo pag online na po para din makarating po kayo. Pwede naman kasi mga kuya, isulat mo na nila tapos parang reminder. Para kasi pag nagbalik, agad naman yung kliyente nila or tumawag, may isulat. Correct. Kasi kuya, ginagamit ang offline pag ayaw magkipag-usap talaga. So, kung kaya't ganun din po, ano, sa hindi naman natin binigyan kaagad ng personal convection itong sa GSIS, kundi ang sa atin din po ay baka din po sa approach nitong nagrereklamo ay baka hindi maganda. So kailangan
ay marangal at syempre at maging maging sabi nga baga ay maging tao dito yung malumanay at syempre respetong pag-approach sa mga ikang empleyado din po ng GSIS. Nang sa gayon po ay maganda din po ang ibabalik sa atin. Kung kaya't ang punto po dito ay hindi lamang po yung yaon po sa GSIS. Maging ito din yung reklamo, ay gandahan din po ninyo ang approach para naman maganda din po ang trato. Maganda din po ang sagot sa inyo. Opo, masaya ganito gawin po ninyo. Maganda ka umaga po, ma'am, sir. Magtatanong lang po sana ko regarding po dito sa problema ko. Para baga ganun. At last, kumbaga, meron tayong tinatawag na GMRC. Ayan po. No? Tuloy-tuloy po na tayo dito sa ating programa pa rin ngayon. At syempre, ati pa rin pong kasama, Arado Technical, si kasamang Cedric Addis at si kasamang Lenny Lim. At ito na ang ikangay pupulsuan at pupuntuhan natin kasamang Lenny. Ayon sa record, number of houses visited muna sa Project Tokang kasamang Lenny. Opo. Ito po. Sige na po yan. Number of houses and visited po mula po sa Albay, 2,818 po. Sa Camarines Norte naman ay 2,133. At sa Camarines Sur, 3,596. Sa Catanduanes, 1,000. Sa Masbate, 2,159. At sa Sorsogon, 2,385. At sa Naga City, 1,282. A total of 15,373 houses visited of the... mga kapulisan po natin. So, July 1 lang po yan hanggang August 17. Yung voluntary surrender ay bigay po sa inyo ni kasamang Lane, video ang pong pusher at user. Voluntary surrender po sa Albay is 491 sa pusher at 10,531 po sa user. Sa Albay po yan. Samantala naman po sa Camarines Norte, ang pusher po ay 383 at sa user naman po na nag-voluntary surrender ay 5,978. Sa Camarines Sur naman po, ang nag-surrender po na pusher is 564. Samantalang yung user is 10,472. And sa Catanduanes naman po, ang voluntary nag-surrender sa pusher ay 57 at sa user naman po ay 1,471. And sa Masbate, ang voluntary po na nag-surrender is 264. And sa para po yan sa pusher. And sa mga user naman po na nag-voluntary surrender is 3,138. And sa Sorsogon City, sa mga voluntary nag-surrender po sa pusher is 330. And sa user naman po is 2,765. And sa Naga City, ang mga nag-surrender naman po sa pusher is 227 and 1,496 naman po ang nag-voluntary surrender sa user. At ang total po natin na nag-voluntary surrender sa pusher is 2,316. And ang total naman po natin na nag-surrender sa mga user is 35,851. Aba, malaki-laki na rin po, ano? Okay. At pero ito ngay titingnan po natin ang ibang datos by operations conducted by the PNPs from Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon at Naga City. Search warrant and bypass operations conducted by the PNPs. 9 from Albay and 31 bypass from Albay, Camarines Norte, 26 search warrant and bypass, 17 Camarines Sur, 29 search warrant o SW and bypass, 17 Camarines Catanduanes, 6 at Camarines Sur, 29 and 35 bypass at Catanduanes, 6 or 6 and then 0 yung bypass operation. Masbate, 5 search warrant and 3 bypass operation. Sorsogon, 5 SW and bypass, 3 bypass, 21 and Naga City is 14 and 17 na bypass and as a total of 94 search warrant o SW ang reserve sa anim na probinsya at isang lungsod ang Naga City. Opo, ayan po ang total is 94
search warrant and bypass operations is 140. And ang mga number of persons naman po na naaresto sa bayan ng Albay is 60 persons po ang mga naaresto sa bayan ng Albay at 14 po ang namatay. If encounter daw po ito ha. And sa Camarines Norte is 52 po ang arestado at 5 po ang namatay. Samantalang sa Camarines Sur naman po ay 79 ang naaresto at 6 ang napatay. Sa Catanduanes naman po ay 8 ang naaresto, wala pa pong namamatay. And sa Masbate is 22 po ang naaresto and 0 daw po ang namatay. Samantalang sa Sorsogon City is 34 na po ang naaresto and 3 po ang namatay. And sa Naga City is 41 po ang naaresto at 2 po ang namatay. A total po of 296 lahat po ng mga arestado and 30 persons po ang mga namatay. Okay po, at ang nakumpiskang mga droga naman, confiscated drug items sa mula po Albay. Ang Albay po ay merong naitarang 261, Camarines Norte 183, Camarines Sur 207, Catanduanes 12 at 39 Catanduanes, and Masbate 99 and Sorsogon 110, and Masbate is 99 na no. Sorsogon is 110 and Naga City is 106 at sa total lang 1,005 shabu. Hindi lang mag-termina dito kung ilang gramo ang ng mga napumpiska. At siyempre hindi po mawawala pag may drugs, may pera. Then at siyempre at and sa Albay po ang mga pera, ang pera po na nakumpiska ay 58,140.75 pesos. And sa Camarines Norte naman po is 24,858 pesos. And sa Camarines Sur is 29,216 pesos. Samantalang sa Catanduanes naman po is 12,652 pesos. And sa Masbate po is 8,628 pesos. Samantalang sa Sorsogon naman po is 29,975 pesos. And sa Naga City is 128,146 pesos. A total of 291,615.75 pesos. Sa pera lang ito. Natatanda mo po itong 700,000. Kaya nanirea ka ko, kuya. Dito sa Masbate. Yes. Ano ba ito? Di ba? Pumasok yung sa month of July? Parang kailan lang ano? Di ba yun, Kuya Cedric? July ba yun? O May, di ba? April, May, June, July. So I think, parang nakapasok yun dito. June ba yun or July? So hindi po natin matandaan. No? Kung ano po namin ha, so i-report namin yun dito. Verifika po namin, kaunay po dito sa ikang naitala kasi meron pong 700,000. Yes. Pero hindi po natin madetermina, no? Matandaan kung ito nga ay pumasok pa sa buwan ng Ahunyo. Kasi ito as of July 1 to August 17. Pero dito po ay sinasaluduhan na po natin ang PNP sa kanilang programa. And kuya, dito din na po ba, ano din ako dito sa mga namatay? Sa patay. Tingnan muna natin yung firearms. Siyempre, pag may firearms, may mapapatay at may mapapatay. Okay, firearms. Meron pong Albay ay 18 o Eden. And Camarines Norte, 6. And then Camarines Sur, 13. At siyempre, sa Catanduanes naman ay 0. Masbate, 1. Sorsogon, 6. 5 naman sa Naga City for a total of 49. And then number of vehicles na na-recover ay Albay, 7. Camarines Norte, 3. Camarines Sur, 4. Catanduanes, 0. And Masbate, 0. And Sorsogon, 8. Sorsogon? 8. And then Naga City, 0. For the total of 22. Kuya, sabi ko nag-react ako dito sa mga killed, encounter killed ko, no? Okay. Kasi diba, ang dami pa po ano, oh, kasi may naka, it should be may nakalagay na din po dapat dito na sa Masbate. Mm-hmm. Kasi kumbaga, the victim allow you, diba? Parang allegedly, connected din po sa drugs. Oo, yung namatay na i-clinic, yung sa barangay di Visoria, parang Kawayan. Kung hindi po tayo nagkakamali, parang inanong po nila dun sa ano. Pero, ito, ang ano po dito ay yung parabagang sa PNP.
No? Kasi yung records nila is PNP accomplishment regarding laban din po sa, at saka dun sa Project Double Barrel. So ibig sabihin po, yung mga namamatay dito sa Masbate na pinagbabaril ay hindi ito, wala kinalaman dito sa Project Tukhang o itong Project Double Barrel. Ang tanong, sino po ba ang pumapatay dun sa mga pinagbabaril o pinagpapatay dito sa Masbate? Yun po ang malaking katanungan. Kung kaya't sabi nga ni kasamang din ay siyempre, kami po rin, parang it's a big question mark. Saan po napupunta? Saan po ba sila, ano bang tawag dito? Saan po ba sila dapat nakalinya? Oo, sisilong. Diba? Sabi nga baga, you who uses this legal rights harms no one. At siyempre, tinitingnan natin, batay naman sa OTT, kung baga titingnan ay para lang kinukontra yung CSR, yung Commission on Human Rights ng gobyerno. Pero tinitingnan po natin dito na wala namang pong ay kangay madamay na inosente. At syempre, andyan po sa Constitution under section sa Bill of Rights Article 3 Section 1, no person shall be deprived of his life, liberty or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. So, ikangay, baga wala tayong karapatan na bumiin ang isang buhay. Nung isang individual at anumang bagay na pwedeng kunin sa kanila o ito may buhay ay hindi po pwede hanggat hindi po dumadaan sa legal na proseso. At ganun din po sa mga ikangay gumagamit ng illegal na droga at nagtutulak ng droga, ngayon na po ang panahon para kayo po ay magbalik loob sa Panginoon sa poong may kapal upang ikangay may tuwid na po ang lumilihis at lumiliko po ninyong ikangay gawain. At halinaway, hindi po kami nagkulang sa lalo ng media. Wala ko kami pinapanigan sa panig ng gobyerno at sa inyo man bilang individual ay binibigyan po natin ng karapatan at ng ikangay lado ang bawat side na makuha po at ikangay pwede kayong magpahayag ng inyong karapatan. At ang sa amin lamang ay hindi rin po kami nagkulang magbigay paalala po sa inyo na ikangay ang sobra ay, at labis yan po ay nakakasama. Katulad na lang, pag uminom tayo ng gamot na sobra ay na-overdose, iyan pa kaya posibleng at malaki ang magiging epekto nito sa ating health or katawan sa kalusugan. Kung kaya kung maaari lang po, dyan sa mga kaibigan natin, mga kapilala, o kapamilya, kung sino pa dyan, mga kapitbahay, kung sino pa dyan na mga na taga-Masbate, tingnan po natin. No? At ganun din sa mga kapulisan, ay wag ho tayong padalos-dalos na kaagad-agad ay pwede nating ilagay sa ating mga kamay ang batas. Diba? Kahit na nasa inyo na po ang nasa batas po kayo, ay meron po tayong tinatawag na proper court para naman po sa mga nagkakasala. Hindi po sa ngalan po ng bala, ay hindi po. Pero wala pa pong napapatunayan naman na itinumba ng ikangay PNP, miyembro ng PNP sa Masbate. Pero maraming mga namatay na dito sa Masbate, kung kaya hindi pa nila ma-identify ng PNP, ng otoridad, hindi pa tayo nabibigyan ng data o datos o ng kanilang investigasyon o nung yung report nila, huwag na naman sa kanilang sinasagang investigasyon kung sino nga ba talaga ang mga pumapatay dun sa pinaniwala ang mga tulak ng droga dito sa Masbate na nilikida. No? Mm-hmm. Kaya ito ang malaking katanungan sa mga Masbate nyo. At syempre, medyo naano na din po, no? Nababahala din mga tao na madali pa lang pumatay. No? Kung gustuhin ka rin lang na talagang patay, kasi, ay pwede. Kasi pero, nga kuya, may nagsabi din na, bakit ka mag-worry? Bakit ka parang magamundo kung ang pinatay naman nga niya isang pusher or user. Ang sa akin lang naman is, kahit naman siguro ano pa po or hindi pa po ito konektado sa drugs, kailangan po talaga natin mag-ingat. Kasi hindi po natin alam, malay po natin sa paglalakad natin, isa din po pala tayo sa mali-disgrace at that time. Kaya tripling ingat po, mga kaibigan. Okay, meron po sinasabi po ang batas na actus nun na pasitrium nisi minsitria. So ito po yung the act does not make a person criminal unless his mind be criminal.
So kaya at mga kaibigan, ay huwag mo tayong maging padalas-dalas kasi siyempre, pag mga, may mga kamag-anak din po ito, no, ano, yun, pag makaroon, sino ba ang paghihigantihan nito? At sino ba naman? Kasi lalabas dito yung mga puot sa dibdib ng namatayan na ang nakalagay sa kanilang kaisipan ay paghihiganti. So, nahusana ay hindi humantong sa ganon. Nahusana ay maipaliwanag din at lumabas din ang tunay na imbestigasyon ng PNP kaugnay naman po sa mga nangyaring patayan dito sa Masbate kung ito nga ba, itong paglikida sa mga ikangay sangkot umano sa droga ay kung kaninong grupo o sinong grupo. Oo, kasi, at kasi ang ano po dito, sino mga vigilante? Opo. Oo, and di ba po may yung na-tackle natin kaya na vehicle death squad? Oo, ano pong ibig sabihin nito? Bakit nagpalabas ng ganun at o nilagyan na merong vehicle death squad? So hindi naman natin kinokontra yung programa ng PNP kasi napakaganda nga. Actually, napakaganda ng programa. Ganun din sa mga so binibigyan po naman dapat sana ng ikangay ng ating mga otoridad yung mga nagsisuko ay tuluyan na sana nagsisuko na hindi yung nagsuko lang tapos mamaya balik naman. Yun din po ay alam nyo naman na meron pa rin pong na ikangay nasa under oath po ninyo na hindi po kayo kundi pwede na po kayo diretsong ipasok sa kulungan. So, sana hindi humantong na hindi sa ipasok kayo sa kulungan. Sana hindi humantong na ipasok kayo dun sa litso sa kulungan lang. Okay. Kung mag-ganon. Eh kung nangyayari po ngayon, napapatayan, yun po pinakamalaking problema. Tsaka kuya, ang tanong ko po is, pag may ganitong nakalagay, pag may pinapatay na drug lord, ako, wag tularam, because death squad. Pag ganito po ba ang nangyayari sa isang biktima, ano na po ba ang progress doon? May ginagawa pa po bang investigation ng PNP about this? Yun ang, kasi parang, di ba, nakalagay na din kung sino ang gumawa, vehicle death squad. Ipapaano niya? Sino pa nga habuli ng pamilya ng biktima? Parang tinatapos na po ba doon mismo? Parang closure na din po ba doon sa... At saka siyempre, minsan naman may mga nasa talaan na nagsipagbago na. Mm-hmm. Sabi nga naman na no man deserves a punishment for a toad. Kung sa isip lang ba natin na ito ba siya ay tuluyan ng nagkasala at dapat na parusahan. So dapat din may double checking na tinatawag na. Yung number one, baka sakali, yung number one pala at number two, number three, and number ten, ay hindi na sila naging pusher. Nag-ano sila ng pusher o ganun pa man. Ay sana ay visitation. Bigyan pa rin ng hindi lang isang bisita. Okay. Yung pagbisita. Dalawa, tatlo, pag hindi na may parang problema na. So talagang, kumbaga sa ano, hindi na ito problema ng ating gobyerno, kundi sila na ang may problema. Okay. So, ayaw nila talaga magbago, ayaw na nila ng kanilang para buhay. Magkaroon din po kaya, ng parang... Kaya, ibibigay na rin ang... Liksyon. Liksyon. Yung katahimikan na gusto nila. So, pero ganun pa mga kaibigan, ay kailangan po parang po natin yung, sabi nga, ay para po lang sa isip natin na gumagawa lang tayo kahit na gumagawa tayo ng... punishment sa ating kapwa na hindi labag man sa ating kaisipan ay mayroon po itong ating pong yung ano po natin yung mga maxims and phrases na ginagamit po sa criminal law ay mayroon po tinatawag na actus me invento pactus on estius actus na ang ibig po sabihin nito an act done by against my will is not my act para bagang inutusan mo ako pero ayaw ko. Mm-hmm. So pinilit mo ako pag hindi kita barilin babarilin ako. Parang gano'n. So, yun po, pumapasok ang mga gano'n. Kaya kung magiging push mo ako para gawin ko yan sa'yo. Opo. At saka, syempre, Len, at doon po nagbabase ang ating mga pinag-uusapan sa ngayon. Kung kayo, kaibigan, sa lahat, sana hindi kami nagkulang sa inyo ng paalaala. Sa panig man ng kapulisan, ng mga otoridad, panik din po ng mga tinatawag nating pusher at user. May panahon pa din po naman na binibigay ang ating gobyerno para sa ikangay pagbabago.
at naway sa pagbabago pong yan. At ganun din po, nakikita ko dito lang sa Masbate City, wala akong nakikitang marahas na aksyon ng mga PNP, no? Maging dyan sa iba, ano, hindi ko masyado aware lang siguro kung question mark, kung may personal. Yun ang mahirap po doon pag nagkaroon ng personal, baka dito magkaroon ng problema. Nawa sana ay harinaway hindi po mangyari ang ganun. At nawa sana din, paalala din po sa ating mga kapulisan, kami po ay tutulong sa anumang mga inyong layunin, programa. At nawa sana din naman na huwag nyo naman ipagkait yung makakuha kami ng mga footages. Oo, yun din po sana yung laging sasabihin. Yung mga nangyari, paano, paras ganito ganyan, paano kami magsasalita dito sa programa at magbabalita, hindi lang po kasi kami dito sa local, may mga national po kami, gaya sa CNN, may kami, may sa, meron kami pong radio, DCRH, meron po kami DCMA. So, kami marami pa, may sa Rimati, may sa iba pang mga dyaryo sa national na aming binabatungan. So, kaya kailangan din po, kami ay hinaharas din sa taas na, ano ba kayo dyan? Wala kayo, nakuhaan dyan na kayo. Patulog-tulog kayo mga media. Akala ko noon, ay itong termino na ginagamit ay sa pulis lang. Patulog-tulog sa pansitan. Yeah. So, ngayon po mga kaibigan, sa ating po mga kaibigan pulis ng PNP, pari naman, huwag nyo naman ipagkait sa amin na kami gumawa po ng balita. And sana kuya, magbago naman. O, magbago naman. De, si ano nga pala, sana magbago na din naman. Itong si ano, yung, sa pagbago ng provincial director po natin, anawang sana may pagbabago din po sa ating mga kapulis ng Masbate. Kagaya nung nahuli siya, no, na nag-surrender pala, tapos sa pinalabas na nahuli. Itong si... Tapos hindi naman pala sila nakahuli. Si Tanto. So, kaya't nagkakaroon po ng komplikadong report, uulat, dahil hindi nyo po kami binibigyan o nangyatama na pag binagyan nyo po kami, kami naman po ay biniberifika po namin. Hindi kagaya nyo ni sinasabi ni Police Inspector Bungay, nung nagkondukta po ako ng investigasyon, media, journalism po investigation yon, hindi po police. Tinanong yung sa kay Kisumbi. Okay. So, ang sa akin lang ho, si Chief Bungay, no, kami po at kayo ay magkaiba po ang investigasyon. Kami po as a journalist, gumagawa kami ng sarili naming investigasyon sa media. Yun po ang tinatawag na investigative news reporting. At kayo din po ay meron din po kayong linya para din po sa inyong authority, you know, yung pagiging otoridad ninyo pagkandak ng investigation. Oo, huwag niyo po kaming diktahan kung ano pong gagawin namin. Kami po ay alam namin ang aming ginagawa. Nakadalawang beses na po si President CY Camara ay inyo din pong itong si Police Inspector Bungay din ang nag na-interrupt niya. Samantala, paano kami makapag-ulat, no? Kung hindi po namin makuha, maganda nga itong nag-uulat kami, stand-upper diyan sa crime scene. Dapat din sana ay ma-interview kayo, pero ayaw nyo magpa-interview. Mm-hmm. Paano po yun? Paano tayo makapagbigay sa mga tao? Parang closure agad. Maghintay kayo ng aming press release. Kasi ang media kasi, ngayon, lalo na ngayong may Facebook na po, ay yung mabilisan, immediate response. Sana ganun din po, para hindi po maging maganda po ang daloy po ng communications. Ay pag ganun po, sana naman po ay kaagad-agad yung ibigay. Kung meron po, sa ngayon ay inaalam pa namin, nagsasagot pa kayong investigation, ganun lang, tapos. Kagaya po namin kasi dito, may nire-report din po kasi kami na mga kagaya nito. Hindi nyo po alam, kami din po, may mga files din kami kung sino yung tao na yan. Kaya doon po din kami kumukuhaan kung paano po namin nagagawa ang report sa tao na yan. Nung nangyari, yung pagkahuli doon sa ano, sa papano nahuli yung isang nandrip na pinatay pa yung natanda natin sa coastal barangay, kami din po ang nagkaroon ng pagkakilanlan doon sa ano, kasi na-identify namin based sa aming pagtatanong doon sa area, ay nagkanda kami ng interview kay Chief Adora noong that time siya pa ang chief of police. So sa pagano niya, nagpalitan ng sa tingin niyo. Tinanong din kami bilang ano sa tingin niyo, may parang nyo, sharing ideas. Yung parang na-picture niyo sa suspect, may sa tantiya niyo kaya ano pagkakilanlan. Sabi sir, yun ang binagit ng
kamag-anak, may ito, may meron daw ano, mm-hmm. meron daw kalmot, meron ano, tapos may ano. So doon nakilala na nalaman na yun ang yung isa sa mga basihan para makilala yung isang salarin. Pero kung paano kayo makakuha ng information? Sa totoo nga lang po, mas marami kami nakukuha information sa inyo. Parang sa inyo. Kasi andun kami sa andun kami sa labas o kami sa area. Ay labas sa amin nakikipag-usap yung mga tao na apektado. Tapos sa inyo, natatakot magsalita. Dahil ang totoo po nito, kami, kagaya namin, parati kami pumunta dyan para mag-ano sa inyo, sa police ba, during search warrant o pag-ano ng pag-search, ay kami kasama nyo, na pinapapirma nyo ng ito, witness. Witness. Pagdating po ngayon, sa korte ngayon, pinapatawag na kami after 1 year, hindi nyo man lang kami sinasabihan ng mga police na, yung ano ba ganyan, ngayon, bukas ang hearing, pinatawag din po baga kayo. So, kumbaga, parang reminder lang parang po. Kahit man lang reminder, iwala na nga kayong komunikasyon sa amin na akala namin, kami din pala, para din lang kami, po, yes. As a witness, para din kami mga ipoprosecute. Yung kuya, opo, alas 12 ng gabi, mag-witness ito, kasi isang bypass itong operation. Tandaan niyo sa PNP. Kami, ako ngayon, kung hindi ako mag-a-attend sa September 12, ang nilagay dun sa akin, kami ang aarestuhin ng sheriff kung hindi kami magwi-witness doon sa aming sino pa magwi-witness sa inyo kung ganyan? Okay. Kung ganyan din lang at hindi maganda ang inyong kooperasyon. Kami nga nagbo-voluntaryo ng tumulong pagdating ng oras. Di ba kuya? Walang bayad. Ngayon sa pitsa 12, pag hindi ako nakapano kami natin pong may lakad ako, itong meron akong news na ginagawa o merong field ano ko reporting o news gathering, tapos nagkataon nalimutan ko, ako itong na-prison na wala akong kasalanan, ako itong nasa loob ng kulungan, tapos ganito po ang gagawin yung mga kapulisan. Sana ko ito, ano lang naman, lesson lang ito, in-explain lang namin na huwag niyong ipagdamot ang pagkuha namin ng mga footage sa inyo, dahil pag may police line, hindi na kami pumapasok, dahil alam namin ang aming pong limitation. At saka, kami pumapasok as long as na may tao dun sa loob na ikangay nakasibilyan, na wala pong police line, papasok po kami upang ikangay makakuha kami ng scoop. At aalamin po namin kung ano ang nangyari. Magtatanong din po kami. At hindi lang po kayo ang may karapatang magtanong, mag-usisa, mag-imbestiga. Kami din po ay may sariling investigation na ginagawa. The term investigation, hindi lang po para sa inyo yan. Hindi lang para sa amin. Hindi lang para sa isang civilian. Sa ating lahat po yan. Tulungan po tayo para mas mapadali mapaano yung... Ano, paalala. Yun lang pinapaalala natin kay Police Inspector Bungay. Baka hindi niya po ito alam. Opo, question mark. Oh, pero kung alam niya po, alam kong babaguhin niya po ito. Inspector Bungay, Sabi mo mga kaibigan, hindi niyo po kami kaaway, kami po inyong kakampi sa anumang magandang bagay, layunin ng PNP. Kami sumasaludo, dyan po nanggaling ang aking ama. Kaya't ako po ay ikangay sumasaludo sa inyo sa larangan ng pagbibigay po ng ikangay yung serbisyo sa taong bayan. Kaya't sumasaludo po ako sa inyo. Wag lang pong ikangay maging medyo ma-airy din po ang inyong ikangay pag-asta at na para bagang kayo lang ang may karapatan na mag-imbestiga. Kami din po ay may tinatawag na investigative journalism, yung investigative reporting. At mga kaibigan, sa aming pag-report, kami po ay pansamantalang magpapaalam dahil ikangay medyo mahaba-haba na po ang naging usapan. At medyo ikangay si parang si Drake hindi na umiimig. Natutulog na po. At syempre, pinapasalamatan po natin si ang ating marketing director, si Madam Mitch Cole. At syempre, ang ating presidente ng MCDBN at Trimedia, si President Dadong Angkas Briones po. Siyempre naman ating eksperto sa lado teknikal, si kasama ng Cedric Cadiz. At siyempre naman, kasama ko. Mm-hmm. Pa rin po si Lenny Lim. At siyempre naman ako po si kasama Jess Egan Parion, nagsabi po sa inyong magandang gabi at magandang hapon po, bayan at mga Egan. God bless us all. God bless, mas pate. Kakampi, kaibigan, at kabaligat ng mamamayan. Pariyun! Pariyun! Ngayon! DJ! DJ! DJ!
NCDBN, Masbate Community Development Broadcasting Network, is a non-partisan program which intends to deliver factual and timely news and other informative articles that will keep the people of Masbate will informed about the latest happening in the world. NCDBN. Ang NCDBN ay inubuo ng mga batikang mamamahayag mula sa Masbate Tri-Media Club upang makatid ng mga sariwang opinion at balita sa loob at labas ng bansa. NCDBN. Kasama sa mga pangunahing layunin ito, nabutin ang mga Masbatinyong naninirahan saan mang sulok ng daigdig para ipaglaban ang kanilang likas na karapatan. NCDBN. Katuwa at kayakap ng mga Masbatinyo sa pagbaga sa kahirapan at sa masalimuot na pamumuhay sa ilalim ng lipunang mapangapi at ang mga kapuso sa kapamilyaran. NCDBN. Matutunghayan live sa www.livestream.com/NCDBN Network. Ilalim ng pamumuno ni Executive Director Dano Angkahas Riuli.